mahalin natin ang ating asawa sa hirap at ginhawa. Amen? Tukosyo ko sa inyo mga kapatid, Efeso 5.33. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. So napakalina mga kapatid. Kaya kailangan po, mahalin po natin yung ating asawa sa hirap at ginawa. Amen? Matakot po tayo sa Diyos. Mga kapatid, kaya please, mahalin po natin ng buong puso ang ating mga asawa. Amen? Yan po ang kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, na kung saan sa hirap at ginawa, tayo po ay magsasama at hindi po tayo maghihiwalay. Dahil itong katawan natin, ito ay pahiram lang ng Diyos. Mga kapatid, ito ay banal. Ito ay templo ng Espiritu Santo, mga kapatid, na kung saan nakagustuhan ng Diyos. Kaya kailangan po mahalin natin at respeto ang aming mga asawa. Ang kagustuhan po ng Diyos, sabi nga po doon sa 1:15-17, ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang kagustuhan po ng Diyos, mga kapatid, magmahalan po tayo. Kaya yung ating mga asawa, mga kapatid, mahalin po natin at huwag po natin iwanan yan para hindi po tayo nagkasala. Kasi mga kapatid, kapag iniwan po natin yung ating mga asawa, nagkakasala po tayo sa Diyos. Malaki po ang pagkakasala. Tandaan po natin, ang gusto po ng Diyos, huwag po tayo makiyapit at huwag po tayo mga ngalo niya. Respeto o sundin po natin ang batas ng Diyos na huwag po tayo mga ngalo niya at huwag po tayo makikiyapit. Amen? Kaya mga kapatid, mahalin po natin ang ating mga asawa dahil yun ang nakagustuhan ng Diyos na gawin natin sa ating mga asawa. Amen? Huwag po tayo magpapakantot sa Diablo na kung saan kayo ay makikiyapit at mga ngalo niya. Iwasan po natin yan. Yan ay sa Diablo. Ang gusto na Diyos, mahalin natin ng buong puso sa hirap at ginawa ang ating mga asawa. Amen? Sila, maraming salamat. Spread love. God bless us all. More prayer, more power.